Marami pong nagtatanong sa akin mga boss kung paano po ang tamang pagpintura ng Hardiflex kagaya po nito. So ang Hardiflex na ito mga boss ay gagamitin po namin para po sa nasirang kisame. So panoorin po niyo hanggang sa dulo para po makita po niyo kung paano po ang tamang pagpintura sa mga Hardiflex na kisame na kagaya po nito. Kadalasan po sa mga Hardiflex, kapag ito po ang gagamitin natin na pang dingding o kaya pang kisame, ginagamitan po talaga ito ng metal paring. Ibig sabihin po, hindi po siya kahoy ang pagkakapitan po dito. Natural lang po dahil metal paring, gagamitan din po ng hindi po siya pako. Kundi kadalasan po ay ginagamitan po ng screw o kaya blind rivets at riveter. Kagaya po ng ginawa po ngayon. So binabarina po yan, saka po i-rivet. Ang Hardiflex mga boss ay hindi po siya basta-bastang nasusunog dahil may halo po siyang simento. Ito po ay mga pinaghalo-halong chemicals at ginawang board. Hindi rin po siya basta-bastang nasisira sa tubig. Nakikita niyo po siguro sa mga demo nito na kahit pa ibabad po sa tubig, hindi po nagre-react o hindi po nagbabago yung kapal po ng Hardiflex kapag ibababad po siya sa tubig. Yun nga lang, kadalasan mga boss, nasisira po siya kapag kukunti po yung paglagay po ng screw o kaya blend rivets. So pagka i-rivet po yan na malalayo, katagalan, lalo na kung mayroon pong tulo sa taas, mabibigatan po siya. Hindi nga po siya nasisira, hindi po siya lumulubo. Pero kapag nabigatan po siya, babagsak po yung kisame na yan. Dahil nga, mas malalayo yung paglagay po ng rivet o kaya paglagay po ng screw. At yan mga boss, simula na po natin yung ating pagmasilya po sa gap po ng ating kisame na Hardiflex. Ang gamit po namin dito ay cord, ayan po, all-purpose marine epoxy. So maganda po itong epoxy kaysa ordinaryong pangmasilya. Kung paano po siya ay halo mga boss, madali lang po. Kailangan lang po magkaroon po kayo ng magkaibang stick o hindi po parehas ang stick na gamitin po sa bawat lata. At ang pagtimpla po nito mga boss, kailangan na po equal. O ang ibig sabihin mga boss, kung gaano po kadami yung kukunin mo sa part A, ganun din po yung kukunin mo sa part B. So parehas po. Siguraduhin lang po mga boss na haluin po ng husto bago po natin ito i-apply. Ang cord marine all-purpose epoxy mga boss ay maganda po ito gamitin para po sa inyong mga bangka. Halimbawa po, kung kayo po yung mangingisda, meron po kayong bangka na kailangan i-repair o kaya gagawin, ito po yung pangtapal po ninyo. Madikit na madikit po ito, itong cord all-purpose marine epoxy. Hindi lang po yan pambangka, ginagamit din po ito sa mga pangbahay, kagaya po ng inyong mga plywood, mga kahoy, o maging sa mga bakal, at ginagamit din po ito sa mga kongkrito, dahil nga, ito po ay all purpose. Kung paano po siya apply mga boss, kailangan lang pong masilya po ninyo, gamit po ang inyong palita o kaya spatula. Pwede rin po yan. At kailangan siguraduhin po ninyo na nakasiksik po talaga yung ating cord epoxy dito po sa gap po ng ating Hardiflex. Kailangan po yun. Hindi po kailangan na magkaroon po ng epoxy sa labas po ng gap. Tandaan po ninyo yan mga boss. Ang importante lang po dito na magkaroon lang po o masiksikad lang po ng marine epoxy itong ating gap ng ating Hardiflex. At siguraduhin po natin na yung ating epoxy nakakapit po doon sa paring. Kaya nga po kailangan kapag nag-install po tayo ng Hardiflex, kailangan po magkaroon po siya ng gap at least 1/4 po yung layo, yung gap po niya, para magkaroon po ng pagsiksikan yung ating epoxy. At kapag na-apply na po natin yung ating all-purpose epoxy mga boss, ay kailangan na po nating harangan para huwag pong tumulo. So gamitan po natin ang masking tape. Yan lang po ang tanging sikreto po dito para po hindi po magtuluan yung ating all-purpose marine epoxy. So kailangan po natin lagyan ng masking tape. Ayan po. Hindi po yan ibig sabihin na yan na po ang ipanglagay po natin na bilang gasa para hindi mag-crack. Hindi po. Para lang po huwag po siyang tumulo. Yan po ang dahilan o yan po ang purpose kung bakit lagyan natin ng masking tape. At pag natuyo na po yan, pwede na po siya tanggalin. At ngayon mga boss, ang ginagawa na po natin ngayon ay tinatanggal na po natin yung ating nilagay na masking tape para hindi po tumulo. So kapag natuyo na po, pwede na po nating tanggalin. At pagkatapos po nito,
saka po natin lihain para po magasgas o magagasgasan yung epoxy. Hindi po pwede na hindi po natin lihain ito dahil madulas po at makintab ang epoxy kapag natuyo na po siya. So dapat ginagasgas po muna bago po natin gagawin ang susunod po na proseso. Ito na po ngayon mga boss ang susunod po na proseso. Nilalagyan na po natin ng epoxy primer itong ating epoxy na minasilya. So kailangan po natin i-epoxy po ito pagkatapos po natin lihain. Tapos saka po natin lagyan po ito ng gasa at masilyahan. At ang gamit po natin dito na masilya mga boss o pangpantay po dito po sa dugtungan, ito pong patsing compound. So okay na po ito, patsing compound lang po at pintura. Yan po ang ating pangpantay o pangmasilya. At siyempre, bago po natin i-apply yan, dikitan po muna natin ng gasa o mist tape para po makatulong na hindi po siya mag-crack ng basta-basta. Alam niyo po, marami pong mga kababayan natin na nagtatanong po sa akin sa comment section kung paano nga ba pinturahan ang hardy flex. Dahil ang hardy flex mga boss, kadalasan po talaga bumibitak po siya. Pero kung ito po yung gamitin natin o ganitong klaseng proseso po ang gagawin po natin, maaaring hindi po siya kaagad mag-crack. Hindi po natin sinasabi po dito mga boss na hindi po siya mag-crack. Dahil alam niyo po ang hardy flex o kaya yung mga kagaya po ng fishing board, kapag nakaramdam po ng init doon po sa ilalim po ng kisame, ay gumagalaw po siya. Sumasayaw po siya. Malikot po ito. So, madali po siyang mag-crack. Hindi po kagaya po ito sa mga gypsum board o kaya kahit sa plywood man lang. Ito, iba po ito. Gustong-gusto po nating gamitin ito dahil hindi nga po nasusunog. Pero sa totoo lang po, ito po ay sakit po talaga sa ulo para po sa mga pintor. Dahil kahit gaano pa kaganda ang imasilya mo po dito, kung ang inyong kisame ay kulang sa ventilasyon o singawan, talagang sumasayaw po talaga. So, pagka natamaan ng init o kaya nakaramdam ng init, gumagalaw, tapos pagdating sa gabi dahil malamig, bumabalik na naman siya. So, sa kakagalaw po niya mga boss, magka-crack po talaga siya. Para po sa mga ulo po ng blend rivets, ito po yung gamit po natin. Body filler po na pulitap. Pwede rin naman po yung epoxy. Pwede rin po. Mas gusto po natin mas mabilis, ito po yung gamitin natin. Pwede rin naman ang hardy putty o kaya bural. Pwede po yun. Ngayon po na natuyo na po yung ating pangmasilya, so oras na po para lihain po natin. Ang gamit po naming liha po dito mga boss, number 100 po, pwede rin po yung number 120. Saka po natin pagpagan mga boss o linisin bago po natin pinturahan ito. Sa mga nagtatanong po sa atin kung ano po ang magandang pintura para po sa hardy flex, mga boss, mas maganda po water base o latex paint. Pwede rin po dito ang elastomeric. Kung gusto po ninyo mag-enamel, ay pwede po yung flat tool enamel na lang, tapos quick dry enamel. Pwede rin po yon. At yan mga boss, pininturahan na po namin yung aming ginawa. At ang gamit po namin dito na pintura mga boss ay flat latex lang po. Water base po siya. Now ay may nakuha po kayong kunting idea dito po sa ating pinakitang video ngayon mga boss. At para po sa mga baguhan na hindi pa po nakapagsubscribe, now ay magsubscribe na po kayo mga boss. Pakipindot yung notification bell para ma-update po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito sa channel na ito. Ang channel na ito mga boss ay meron na pong mahigit 200 videos na ngayon na pwede po ninyong mapanood. At sinisigurado ko po sa inyo na marami po kayong matutunan dito. Huwag po ninyong kalimutang mag-like at mag-comment kung meron po kayong mga katanungan. At kung hindi po ninyo mamasamain mga boss, paki-like at follow po yung aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po!